guess if you can hear me right now. Ayan, thank you. Hello. Ba, mabilis mag-respond ang ating mga participants tonight. Hello, good evening. Thank you for letting me know that you can hear me. So, this is your sales manager for USANA Visayas, USANA Philippines Visayas. I'm Ivy Grace Caral, and I'm going to be your host this evening. So, let me share my slides with you. Okay. So, kumusta po kayong lahat? Nasaan po kayo ngayon? Please type in the chat box naman your location. Ako, I'm talking to you from the beautiful city of Cebu. Okay? Yan. Okay, we have friends from joining us from Davao, Taguig, Pangasinan, Camarines, Manila. Hello, good evening po sa inyong lahat. Bulacan. Okay, Iloilo, hello. Kapitbahay namin, no? Sa Cebu, Tagum City, my hometown. Hello, good evening, may gabi. Ayan, taga Batangas, taga Bohol. Okay, Cavite, good evening everyone. So thank you so much for letting us know where you are right now. As you can see, we have participants from the Philippines and outside of the Philippines. So we hope that this session will bring you a lot of learnings and also inspiration. No? We have invited another great speaker for you tonight. But before I turn you over to her, I would like to make a few announcements, no, very important announcements. So please sit back, relax, make sure that you are in not, huwag naman sobrang relaxed position, baka kayo makatulog, no? So sabi nga ng mga speakers na every time they talk, they share, no, they remind you to sit up straight kasi yung absorption ng information ay iba kung kayo ay nakahiga. Noon, inaantok kayo, hindi ma-process masyado ng inyong brains yung mga information. So you have to sit up properly, sit up straight, be ready with your notepads, and please find a place where you can be comfortable and undisturbed, no, for the rest of our training this evening. Kasi sayang po yung information pagka hindi niyo masyado naintindihan or napakinggan. Okay? So please keep your cameras lang po off and microphones switched off or turned off during the duration of this training. Pero please feel free po to drop your comments, your reactions, your learnings, your insights in the chat box, okay? So, now I proceed to my announcements. Konti lang naman yung announcement natin, yung pinaka-importante lang. Number one, please be reminded that we are down to our last 11 weeks, no, ng ating Leadership Summit to Maldives. Ito po yung once in a lifetime na travel ninyo sa USANA kasi isang beses ka lang pwede mag-qualify dito. And if you want to be among the associates who will go to Maldives this year under this travel incentive, please make sure that you finish your 7,800 CVP within the next 11 weeks, okay? So ito po ay para sa mga executive goal directors and below. All right. So wag natin kalimutan, more details about this one are in the hub. So you please don't forget to visit the hub for more details of that one. And also, another very important reminder is that we have the ongoing Team Up Step Up Travel Incentive. No, this one is for Bali, Indonesia in 2022. And again, don't forget that the reason why USANA has this travel incentive for you is because of three reasons. Number one, objective ng USANA po is to bring more people to the team. Okay, your team and the entire team of USANA. Kasi alam naman po natin na yun talaga ang lifeblood ng ating ng inyong business, no? Kailangan palaging meron kayong mga bagong sponsors na ginugrow so that your businesses will keep on growing. So ito po support ng USANA sa inyo para mas mapadali po mag-invite ng mga newly sponsored associates ninyo. And then the next objective is to create team momentum. Alam po natin, no, na pag mga bagong mga pasok sa team, no, nag-create ng nag-a-add ng energy, and also whenever there are exciting, no, travel incentives ongoing, nagka-create siya ng napakagandang energy sa team ninyo. And last year, proven na po and tested yung impact ng Team Up Step Up sa mga teams ninyo. So hopefully with this one, makatulong din sa pag-grow na inyong mga business, sa pag-hit na inyong mga goals. The last objective is to develop teamwork in your respective organizations. Kasi yung Team Up Step Up, hindi kayang i-run ng isang tao lang. No? It entails bringing in people and working
with the people that you bring in. So, kailangan talaga kayong mag-teamwork dito, and it will, you cannot help but develop your teamwork if you are running for Team Up Step Up. Okay? So, sino ba ang pwedeng mag-qualify dito? This is for all executive gold directors and below as of the start of the contest period. So, kailan officially nag-start? February 6 at 3 p.m. po. Kasi at that time ay 3 p.m. pa ang ating cut-off. Okay? But we are now back to our 2 p.m. cut-off na po. I hope you have seen that announcement. All right, so, and also this is for all newly sponsored associates ninyo, okay, after that February 6, 3 p.m., no? And moving forward, lahat po ng mga may sponsor nyo, please help them be aware of this travel incentive and mag-opt na po sila sa hub. Kayo pong lahat, okay? So, ang contest na ito, we have three periods, okay? Periods 1, 2, and 3. Yung period 1 natin, we have February 12. It started February 12. And it will end on May 14. You have 14 weeks to work on your qualification requirements for period 1. Now, etong date na to, February 12 to May 14, we refer to commission weeks po. So yung commission week ng February 12, nag-start po siya ng February 6 ng 3 p.m. Yung May 14 commission week, it will end at February 15, 1:59 p.m. or 2 p.m. po ang cut-off. So, dapat ipasok nyo lahat yung mga gusto nyo ipasok for period 1 ng at the latest 1:59 p.m. Pero alam naman natin na dapat hindi hintayin yung time na yan. But just for the information of everyone, dapat maipasok po ng May 15, Sabado, at 1:59 p.m. Okay, Philippine time. Kasi balik na po tayo at tapos na po ang daylight saving time. Balik na po sa 2 p.m. ang cut-off natin kada Sabado. Alright. So, period 2 will start May 21 and it will end August 13 na commission week po. You have 13 weeks for period 2. And period 3 starts August 20 and it will end on November 12 na commission week. Alright? So, again, simple lang po. Tatlong periods ang tatandaan ninyo. These dates are very important. Kailangan, hindi po kasi pwede mag-crossover yung mga points ninyo. No? Kung lahat ng pinasok nyo sa period 1 hanggang period 1 lang po yan. Iba naman po yung counting natin for period 2. Okay? So, how do you qualify for this one? Very simple lang po. Tatlong levels lang po ito. Level 1 is for 3 for 2. Okay? In terms of sales volume point requirements. Okay? Sa mga bago natin nakasama sa call, when we say SVP, that's sales volume points. These are the points that are generated from the personally purchase products of your direct sponsors. Itong direct sponsors nyo lang po na kung sa TUSO, we are talking about the SVP from your directly sponsored associates po. Okay? So, you can either accumulate 4,500 sales volume points in any two periods or 9,000 sales volume points in any one period. So, kung nag-9,000 ka nitong period 1, then tapos ka na sa sales volume point requirement for level 1. Yung ibang requirements na lang ang hihit mo. Okay? So, that's for level 1, trip 4, 2. Level 2 is a trip 4, 4. Okay, diba? You have a chance to bring 3 more people with you. So, level 2, you can either accumulate 9,000 sales volume points in any one period and 4,500 in any two periods. So, ibig sabihin sa lahat ng 3 periods, meron kang hinihit na sales volume points. Alright? So, yung the other way to do it is to accumulate 9,000 sales volume points in any two periods. Okay, tandaan nyo, any two periods, dapat nag-minimum ka ng 9,000 sales volume points from your directly sponsored associates within each of those periods. Okay, so that is for level 2, which is a trip for 4. The highest level is trip for 3, trip for 6. Okay, sorry, baka may mga na-heart attack. Ay, bakit trip for 3 lang? 346, that's level 3, okay? So, the way to do it is to accumulate at least 9,000 sales volume points in all three periods. Okay? So, dapat ngayon pa lang, mag-end up ka sa period 1 na at least 9,000 sales volume points and then period 2 ulit and then period 3. Okay? So, that is level 3, 346. Aside from the sales volume point requirements, you have to at least bring in 4, okay, directly sponsored associates mo na 4 in each na 4 na nag-activate ng business center.
Okay, ang ika-count natin sa 4 na yan, yung nag-activate ng business center na associate mo, directly sponsored associate mo, within the periods na meron kang hinihit na qualification. Okay? Doon sa mga periods na nag 4,500 sales volume points ka, dapat doon sa apat na yun, meron mag-advance to sharer na isa. Okay? Within that period. Now, doon naman sa mga periods na nag 9,000 sales volume points ka, kailangan sa apat na yun, meron kang dalawa na napa-advance to at least sharer level. Okay? So, ganun lang po kasimple. Tandaan lang po natin yung levels. Levels 1, 2, and 3. And then it's 3-4-2, 3-4-4, 3-4-6. And you have the sales volume point requirements and directly sponsored associates and advancement to at least sharer level within the periods na in-enroll nyo yung inyong directly sponsored associates. Okay? Very simple lang po. Pero importante po na mag-opt-in po muna kayong lahat. Okay? By opting in at the hub, you will receive the weekly updates, okay, via SMS. And also, you will be able to review again, no, the mechanics of this contest, which is available in the hub. So when you click the button, the logo of Bali, Tusu Bali, you will be directed to this page. So pagdating niyo dyan, click niyo po yung opt-in for Team Up Step Up and then submit. Ganun lang po kasimple. Right? So, we go, yun lang po ang announcements ko for tonight because alam ko na excited kayo for the main speaker of this evening and excited na din po siya, nag-prepare talaga siya para sa inyo kasi importante kayo para sa kanya. But before I go, I introduce her, let's just review that for this week's online business strategy series, we had already two speakers, di ba, na nag-talk sa inyo. Pero the topic for this week is all about mindset. Okay, nung Tuesday, we heard from Executive 4-Star Diamond Director Ranel Blanco about how to develop an entrepreneurial mindset. Okay, and last Wednesday, we heard it from Emerald Director Clarissa Ursus, who talked about how to develop a success mindset. And tonight naman, we have invited our Ruby Director, Ms. Anne Bumilta, to talk about how to develop a growth mindset. Yung speaker natin tonight na si Ruby Director Miss Anne Bumiltak po. Okay? Let me just see. Ay isang seasoned business person na po. Kasi kahit na siya po ay registered nurse, her and her husband were involved in pharmaceutical products distribution. They actually had two pharmacies, okay? Before they joined USANA, but now they are full-time doing the USANA business. So, very seasoned na po ito ng mga business-minded people and talagang nakita naman na nag-grow sila sa USANA. So, I will not take you, I will not hold you for any longer. I will turn you over to our lovely and kind and smart speaker for tonight, Ruby Director, Ms. Anne Bumilta. Hello, Ms. Anne. Hello, Ma'am Ivy. Thank you for that kind and generous introduction, Ma'am Ivy. So, I am very happy, proud, and excited to share with you all how we overcame challenges in our USANA journey. So, I hope ma-inspire ko kayo lahat to all of you to explore ways to develop the right mindset in pursuit of success. So, pero papasalamat din ako sa USANA Corporate for their trust and confidence by choosing me to talk about the assigned topic tonight. So, ayan. So, thank you so much. So, mag-share lang ako ng slide. So, ano ba yung audio ko, Ma'am Ivy? Ma'am, very clear po. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, I'm Anne Bumiltak. Nakita niyo na yung slide ko, di ba? Yes, ma'am. Clear po. Okay, I'm Anne Bumiltak. I'm a registered nurse, a pharmaceutical distributor, and a health and wellness coach. So, my father is a doctor, surgeon po yung tatay ko, and my mother is a registered nurse also, and my husband is a retired military officer, graduate of PMA Sandiwa class of 1985. So, ito yung significant na position ng husband ko. Ayan, makikita nyo sa slide. So, napakaganda din yung mga
position na nahawakan niya sa AFP. So, isa siyang army. Okay. So, prior to USANA, so ito yung mga ginagawa ko, kwento ko lang sa inyo. So, tama yung sinabi ni Ma'am Ivy. So, bago ako nagkaroon ng dalawang drugstore, so nagiging distributor ako ng mga gamot for 10 years. So, in my 5 years doing distribution ng mga gamot, nagkaroon kami ng dalawang drugstore. So, ayan. So, hindi pa ako nakontento. So, nag-add pa ako ng internet cafe. So, way back that is 2017. So, yun yung mga ginagawa ko. So, hands-on ako sa business ko. Sobra ganun ako pag may business, talagang tutok siya. So, that's why tulog ko lang noon is 3 oras lang. Kasi, alam nyo, naka-mindset kasi sa akin noon, yung tatay ko is doktor. Naka-mindset sa akin noon na hindi ako magkakasakit. It's because tatay ko is doktor. Nanay ko is a nurse, and of course, ako din nurse din ako. So, wala akong pakialam sa health ko noon. So, ang laging nasa isip ko noon is, kailangan kong kumita para lahat ng pangangailangan ng anak namin maiprovide namin. So, ayan. So, that's why talagang sobrang stressful yung trabaho ko noon. So, sa madaling sabi, na-compromise ko talaga yung health ko. So, dumating ang time na talagang nagkasakit ako, nag-thyroid enlargement na ako noon, tapos may nakitang dalawang mass sa both kidney ko, and ang masakit talaga, nag-heart attack ako. So, nung nag-heart attack na ako, sobrang natakot na yung doktor sa akin, kasi nga, na-confine ako sa ICU for 7 days. So, sobrang grabing ano ko nung time na yon. Nagkaroon na ako ng realization sa sarili ko na ang hirap pala talaga magkakasakit. So, yun nga, nung nagkasakit na ako, sinabihan ako ng doktor na hindi na ako pwedeng ma-stress kasi pag maulit pa yung heart attack ko, delikado na daw talaga. So, what I did, binenta ko yung dalawang drugstore namin kasi bawal na talaga ako ma-stress. And ang pinaka-problema doon is pareho kami ni Henry nagkasakit. Kasi alam naman natin yung mga military officer, talagang ano sila, very stressful din sila pagdating sa trabaho nila. So, talagang sabay kami nagkasakit noon, for dialysis din siya. Lahat ng blood chemistry talagang elevated, sobra. Tapos, ang dami niyang iniinom na maintenance drug. Kaya, yung life namin noon, kung tanungin niyo ako pagdating sa health, talagang bagsak na bagsak. So, nung nawala na yung drugstore namin, nagkaroon ako ng chance. So, ito. Kasi nung may drugstore ako, may traditional business ako, wala akong time makipag-socialization. Nandun lang talaga ako sa drugstore, nangangarap kumita ng malaki para may provide namin sa family namin. So dito, wala na akong drugstore. So nakapag-attend ako ng isang testimonial dinner ng PMA class of 85 kila Henry. So ayan, so this is my first time na mag-attend ng dinner. Testimonial dinner kasi hindi naman ako mahilig kasi nga nasa drugstore lang ako. So by this time, wala na akong drugstore. Tapos ang masakit, may sakit ako. Nawala yung business ko, nagkasakit pa ako. So dito, itong katabi ko, I think ano na, kasi siya yung nag-invite sa akin sa USANA. Ang dami niyang tanong sa akin kasi hindi naman kami kilala eh. Hindi kami magkakakilala kasi first time ko to nag-attend. So sabi niya sa akin, sabi niya ano daw ang trabaho ko, lahat-lahat, and even yung sakit namin ni Henry, talagang sinabi ko din sa kanya. And you know what? So after 2 days dito, kaya hindi ko to makakalimutan, after 2 days dito sa dinner na to, nag-text siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, and mag-attend ka ng Health and Freedom.
seminar yung sabi niya sa akin noon eh. So sabi ko, ah talaga, so yun, doon nag-start yung ano namin, USANA journey, kasi nung nag-attend kami, nakita ko kasi napakaganda, so ginrab ko kaagad yung opportunity. So, di ko makakalimutan, this month is our anniversary, that is March 4, 2014. Yun ang pag-enroll ko sa USANA. So, I think that is 7 years na. So, and now, in our 7 years in USANA, isa na kaming Ruby Director. Okay. So, ayan. So, sobrang happy ako kasi ang ganda talaga ng journey namin. So, tonight, I was tasked to talk about growth and growth mindset. And I hope makatulong to sa inyo mag-add ng value tonight in terms sa ano nyo, sa business nyo. And I made this brief on raising associates achievements by promoting growth mindset. Ayan. So, i-acknowledge ko lang yung mga kinukuhanin ko ng sources ko dito sa ituturo ko sa inyo. Ito yan sila lahat. So, ayan. Diyan ako kumukuha. Okay. So, first of all, let us talk about these two types of mindset. But generally, mindset is the established set of attitudes and beliefs held by someone. So, meron tayong dalawang types of mindset. Ang unang type is the fixed mindset, na itong mga tao na to, people with fixed mindset believe that said attitudes and beliefs are inborn, fixed, and unchangeable. Yan yung fixed mindset. So, in growth mindset naman, ito yung mga tao na, on the other hand, believe that those attributes can be developed and strengthened the way of commitment and hard work. So, yan yung growth mindset. Okay. So, kaya pala, based dun sa research, because of the existence of these two types of mindset, the fixed and the growth mindset, nagkakaroon ng iba't ibang mga conclusion and interpretation ang mga tao sa iba't ibang circumstances na talagang pumapaligid sa kanila. So, for example, di ba, merong mga tao or mga associate na marami silang napoprospect. Oo, marami silang napoprospect. But magtataka ka, hindi nila talaga nai-invite. Kasi naka-mindset sa kanila na mahirap sila maka-invite. So, yun yung ano. So, kaya hindi talaga nila napapasok dun sa pag-invite, hanggang prospecting lang. So, yun yung ano, kaya hindi sila nagsasucceed kasi hanggang dun lang sila sa prospecting. So, yun yung nakakalungkot. Okay? So, based din sa research ko, sa aking source, na malaki ang relationship between mindset and achievements. It's because people's belief about intelligence, learnings, and skills impact. O, tandaan nyo ha. So, ang mga tao, malaki talaga ang impact. Let's say, hindi ka masyadong believe sa sarili mo. So, hindi ka motivated. Tapos, of course, sa behavior mo din. So, yun yung problema din. And also the responses to challenges and setbacks. Kaya maraming mga tao, that's why merong kasabihan na know yourself and seek self-improvement. So kailangan talaga alamin mo yung sarili mo kasi ang hirap talaga dito
pag hindi mo makilala yung sarili mo. And of course, sa goals achievement. So may mga fixed mindset talagang hindi sila makakahit ng goal nila kasi nga ang dami nilang hindi talaga sila ano dun sa belief nila sa sarili nila. Ayan, okay? So meron akong quick look lang tayo dito sa comparison ng fixed mindset and growth mindset. So tingnan niyo yung fixed mindset, ang sabi niya intelligence is fixed. Sa growth naman mindset, intelligence can change. So dito naman sa fixed, angered or discouraged by criticism. O biro mo yan. So pag konting pagsabihan ka lang, ayan na, negative na ang dating. Well, in growth mindset, active and responsive to criticism. So okay lang yan, ganyan. So valuing the end result, valuing the process, yun yung sa growth mindset. And desire for approval, ayan, ito yung mga taong, laging nagpapasikat. Yan yung mga fixed mindset. And growth mindset naman, satisfaction from the growth along the journey. Failure, nako, madaling mag-quit. So an opportunity to learn from your mistakes. Yan yun naman sa growth mindset. And challenges, pag may challenges ang fixed mindset, nako, mahihirapan na kaagad. But in growth mindset, ang challenges and opportunities nila yan. Okay. So meron akong tanong sa inyo. Gusto ko sasagot kayo dito sa tanong ko para malaman ko kung ano yung nasa mind nyo. Okay. Una kong tanong, pakisagot lang sa chat box kasi para malaman ko. Una kong tanong, ano ang goal nyo pag nag-attend kayo ng training? Pakitype sa chat box kung ano yung sagot nyo. Sige. Ano ang goal nyo pag nag-attend kayo ng training? Ayan, may sinabi, improvement, to grow, learnings. Ayan, to learn, very good. Okay, ano pa? Okay. Pay in! Okay, implement, to learn. Okay, pangalawang tanong, ito. Do you value efforts? Yes or no? Dalawa lang ang sagot. Do you value effort? Yes or no? Ayan, ang daming yes. Yes, yes, very good. Ayan. So, pangatlong tanong, how do you react to failure or rejections? Ayan. How do you react to failure and rejection? Disappointed smile. Very good. Ayan, ang ganda ng mga sagot niyo lahat. Ayan, I cry. May umiiyak. Okay lang yan. Okay, next now. Okay, so very good. Okay. ang ganda ng mga sagot nyo. Okay. So, ayan. So, ito yung based on research and study, these are the consequences of beliefs in terms of goals in training. Okay, tingnan nyo mabuti ha. Sa fixed mindset, ang goal ng mga nagti-training, so mga fixed mindset, look smart. O, di ba? Maraming, itabihin ko sa inyo, maraming mga nag-a-attend ng training para lang tingnan sila na masipag sila mag-training or kaya talagang nagpapaano ng attention sa mentor, sa upline, or kaya yung iba talagang, lalo ngayon, virtual. Hindi naman, bato-bato sa langit ha, tumahin huwag magalit. Kasi minsan yung iba, papasok lang para makita lang ni mentor or ni upline. But take note for the growth mindset na meron. Learn. Kaya masaya ako dun sa mga sumasagot na nag-learn. Okay, sa values naman sa effort or hard work. Alam mo, ang fixed mindset, hindi sila nagbabalyo ng effort, ng hard work. But in growth mindset, nagbabalyo sila ng effort. Kahit hindi siya matalino. O, take note ha. Pero pag binavalyo naman niya ang hard work, kayang-kaya niyang magiging successful dito sa business na ito. So, reaction to failure. Okay.
Diba, mga fixed mindset, pag may failure, magi-give up ka agad. Naku, naku, dapat hindi. Yun yung mga fixed mindset. Pag growth mindset, oh, take note. Diba, pag may failure sa growth mindset, talagang mas lalo nila talagang pinagtatrabuhan. Talagang naghahanap sila talaga ng paraan talagang magiging successful sila. So, nag-hard work talaga sila. So, ang overall dito na ano, achievements with dito sa tatlong ano, beliefs in fixed mindset, I'm so sorry ha, ang overall achievements dito is lower or pwedeng zero. Yun yung mangyayari sa achievements niya. So, dito naman sa growth mindset, of course, kasi talagang ginagawa niya ang lahat, higher po yung achievements. So, and of course, baka pwede pang magiging perfect yung achievements niya dito. Okay? So, ayan. So, just an illustration dun sa sinabi ko sa inyo bago lang, pag growth mindset, tingnan nyo, syempre increase talaga yung effort, higher yung achievements. But in fixed mindset, pag may challenges or failure, ayan na, hindi na magtatrabaho, ang dami na excuses, ang daming alibi. So, ang mangyayari, lower yung achievements, especially pag mag-run ng PPPPS, o pagbago pa kasi talagang, syempre, hindi ka pa masyado. So, wag ka lang, ano, tuloy mo lang siya. Matatamaan din yung, ano mo, PPPPS mo. So, it's safe to say, it's not how good you are, it's how good you want to be. Ayan, okay. So, tonight, so ito ngayon, talagang, are you excited na paano natin i-develop ang growth mindset? Are you excited? Pakitype, ano nga? Pakitype excited. Kung excited ka na. Na talagang malaman kung paano natin i-develop yung growth mindset. Okay, excited. So sabi ni Shirley, ni Alice, ayan, ni Anna Marie, excited. Wow, very good. Okay, sige, mag-start na ako. Number one, acknowledge and embrace imperfection. Napaka-importante ito, okay? So kung meron kang ano, meron kang kahinaan, alam mo, i-ano mo lang yan, i-acknowledge mo lang, i-embrace mo lang yan. Huwag tayo ditong magpakunwari. Oo. So kailangan magsabi ka ta kasi wala namang perfect, 'di ba? Hindi naman talaga kaagad tayo. Walang perfect dito. Kaya meron tayong mga kahinaan. Alam niyo ako noon, talaga nung bago pa ako sa USANA, syempre hindi naman kaagad tayo marunong mag-present. So talagang sinabi ko dun sa upline ko na tulungan niya muna ako. So pero talagang nag-o-observe ako sa kanya. So ayan. So pangalawa, view challenges as opportunities. Okay. Ito lang yung lagi kong sasabihin sa inyo. Alam niyo yung challenges kahit saan ka ilalagay, meron at meron talagang challenges. Lagi nyo yung tandaan. So, dito sa USANA, kung meron tayong challenges, gawin nating ano yan, opportunity talaga kasi for self-improvement natin. So, pag may mga challenges, isipin mo lang na wag mo lang i-negative yung ano, ang dating ng mga challenges. So, para i-ano mo lang na mag-i-improve ako dito. So, happy ka lang. Ituloy mo lang. Wag lang i-negative yung ano. Kasi, even sa trabaho mo, nandyan din yung mga challenges. O, anong ginagawa mo? Di ba, hindi ka naman nag-quit sa trabaho mo? Di ba, nagtuloy-tuloy ka lang naman? So, lalo na dito sa USANA, kasi alam mo naman, kaya nga ka nag-pay in, kasi nga, alam mo, pag gagawin mo to, talagang meron mangyayari sa buhay mo. So, tuloy mo lang. Kaya, expected na talaga na may challenges talaga dito. Okay? So, pangalawa, try different learning tactics. Okay?
So, wag naman lagi tayong ano, tawag na to, umaasa sa training. Alam mo, be resourceful also, kasi ako, ako talaga mahilig talaga ako magtanong. Ganun ang ugali ko. Ang dami kong mga tinatanong na mga successful na mga tao, lalo na dito sa USANA. So kasi alam mo, in USANA, iba't iba ang ano, mai-encounter mo ditong ano, talagang mai-encounter mong mga iba't ibang sitwasyon ang mai-encounter mo, iba't ibang tao ang mai-encounter mo dito. So kung iba't iba, so syempre kailangan marunong ka talaga kung ano yung mga ibabagsak mo sa kanila. So kung sa training ka lang, so kailangan mag-ano ka din ng mga video. Ang dami mong mga ano, ang dami mo dapat ano dito, kasi syempre kukuha tayo ng mga techniques, especially kung yung mga techniques na alam mo naman talaga na very effective yun sa USANA business mo. Okay. So next, follow the research on brain plasticity. Okay. Guys, remember, ang utak natin hindi fixed. Ang mind natin hindi siya fixed. So ibig sabihin, kailangan lang natin i-exercise siya lagi. Exercise lagi. So ano ibig sabihin na i-exercise lagi? Kailangan gamitin mo ng gamitin saan, especially here in USANA, mag-present, mag-share sa product, talk to people. That's why ako, alam nyo, ako sa isang araw, pag wala akong makakausap, alam mo, natatakot ako. Saan ako natatakot? Baka mapanisan ako ng laway. Doon talaga ako natatakot. Kaya minsan pag ano, talagang naghahanap talaga ako ng mga tao, even hindi puro USANA lang yung pag-uusapan, talagang gusto ko lagi akong may kausapan. Alam niyo kung bakit? Kasi nai-exercise yung brain ko. Yan ang pinaka-ano. So kailangan i-grind mo talaga ng i-grind. Lagi ko itong naririnig kay Mentor Ranel, oo, na talagang i-grind talaga yung utak natin. So yan ang kailangan. You need to exercise your brain kasi kailangan yan. Okay? So next, replace the word failing with the word learning. Okay? So kung hindi ka makahit sa goal mo, let's say hindi mo ma-hit yung goal mo, okay lang yan. Okay lang yan na hindi mo siya na-hit. Huwag kang ano, huwag ka kaagad na sabihin mo na, ay, hindi talaga to para sa akin. So, isipin mo lang kung bakit hindi mo na-hit, i-check mo, i-evaluate mo yung sarili mo. So, pag na-evaluate mo yung sarili mo, natututo ka. Diba? So, kailangan lang talaga dito i-accept mo na, kasi hindi naman talaga kaagad natin, meron naman talagang time na hindi tayo makakahit. So, isipin mo lang na ano, natuto ka. Kasi mag-a-assess ka eh. So, you need to assess yourself. Ako, ganun ako lagi. Ina-assess ko talaga. Even nakahit ako, ina-assess ko pa rin. Ano kaya yung ginagawa ko? Bakit ang bilis ko lang siya na-hit? Pag nag-fail naman, ganun din. So, ayan. So, next, stop seeking approval. Okay. Alam nyo, maraming mga tao na talagang ano, yung utak nila magpapasikat lang sa halip na matuto dapat. Oo. Meron kasing mga ibang tao na piniplease nila yung ano, let's say yung downline nila or kung sino yung mga tao para talaga purihin sila, pero hindi nila alam na hindi na pala sila productive. Oo. So, kumbaga, nagpapa-impress, yan. So, alam nyo ako, hindi ako ganun. Trabaho lang ako ng trabaho talaga. Wala akong ano. So, trabaho lang ako ng trabaho. Kasi, alam mo, napaka-importante yan for our personal growth. Kasi kung nagpapa-impress ka or piniplease mo yung ibang tao, ginawa, tapos hindi naman siya productive para sa sarili mong business, mahirap yon.
wala kang personal growth doon. Okay. So value the process over the end result. Okay. Kami sa USANA, tawag nito, talagang binavalue namin yung process. Oo. Kasi alam namin na hindi to siya overnight. Oo, tandaan nyo ha, hindi to overnight tong USANA business natin, may proseso ito. So sa amin talagang binavalue talaga namin yung process dito. Kasi yun talaga ang pinaka-importante. And okay lang sa amin na hindi kaagad kami kumita. Kasi ganun naman yung start namin noon eh. Hindi kaagad kami kumita. Pero you know what? From the start, nung nag-pay in kami, right after nung nag-pay in kami, talagang submit na kaagad kami sa training. That's why we're product of training talaga. So, nagka-result talaga. So, kaya yun, makikita nyo sa amin ngayon. Ayan. So, cultivate a sense of purpose. Oo. According to the sa research ko, sa source ko, so, ang sabi niya, pag may growth mindset ka, kailangan may greater sense of purpose ka talaga dito. Laging merong purpose. Why? Kasi pag may purpose ka kasi, yun yung magtulak sa'yo na gawin talaga yung USANA business. Oo. Pag may purpose ka talaga. So, yun yung mag-push sa'yo. Kaya laging magtatanong sa'yo yung upline mo or mentor mo, ano ba talagang dahilan kung bakit ba talaga gagawin mo tong USANA mo. Kasi napaka-importante, alamin mo talaga yung purpose mo dito sa pag-USANA. Okay, ito pa. Celebrate growth with others. So here in USANA, meron tayong mga team, meron tayong business partners, may mga associate. So dito kailangan din natin i-strengthen yung teamwork. So kailangan din tayo dito mag-celebrate din tayo dito. That's why may recognition and even our corporate nagbibigay talaga ng recognition kasi diyan kasi mas strengthen yung teamwork. Yung cohesiveness, kailangan every now and then talaga. You know what? In our team, meron kaming, tawag nito, meron kaming recognition every week, meron kami every month, meron talaga kaming recognition. So, meron din kaming, may mga top performer kaming mga tinatawag. Kaya that's why meron silang mga weekly report. Oo, nagbibigay sila ng weekly report kasi doon talaga namin tinitingnan kung sino yung mga top performer, makikita naman doon sa ano nila, sinasubmit nila. Oo. So of course, nagbibigay din ako ng gift sa kanila. So para masaya, kumakain, yan, nagbabanding kami. Ayan, yan, kailangan yan. So emphasize growth over speed. Actually kami, 7 years na kami dito sa USANA, hindi kami mabilis. Oo, sa totoo lang, hindi kami mabilis. But we grow. Nagkakaroon kami ng growth. Saan? Unang-una, sa personality namin. Especially ako, alam nyo ako nung time na bago ako sa USANA, kasi I have my traditional business, so busy yung type ko. So dito pala sa USANA, hindi pwede. So, nagkakaroon talaga ako ng personal development talaga dito. Sobra ang laki. Napakalaki. So, ayan. So hindi kagaya ng iba. Ang bilis. Ang bilis ng gold. Ang bilis ng emerald. Pero, mabilis din na wala. So, kailangan dito sustain natin. Sustain talaga natin. At kailangan magkakaroon ka talaga dito ng growth. Okay. So, reward actions, not rates. Okay. Importante ito. So, dito sa USANA, huwag mong i-reward yung mga, yung mga mahilig magbibigay sa'yo ng regalo. Di ba? Meron yung iba na pasipsip.
yon. Huwag mong i-reward yon. Ang i-reward mo, yung nag-take action. Yun yung i-reward. And also yung mga productive, na nagbibigay ng mga productive activities. So wag natin i-reward yung mga, yung tawag nito, syempre yung bang, mga, syempre, gustong laging nandyan lagi sa'yo, kung tinatawag, huwag mo i-reward yon. Yung mga nagte-take action talaga, ang i-reward natin. Okay. So next, portray criticism as positive. Alam mo, hindi naman dapat ito ano eh maabuso tong ano kasi meron tayong tinatawag na constructive criticism, 'di ba? So ito kailangan din to kasi ano kailangan din to masabihan ka rin kasi baka poor na ang performance mo. So kailangan din ano pagsabihan ka din kasi hindi naman ang yung ano mo yung mentor mo or yung upline mo na sabihan ka na ikakasama sa'yo. So ito yon sasabihan ka para mag-improve. Kaya i-take lang din natin na positive. So marami kasi diyan na masabihan lang na bakit yung ano mo yung goal mo ano ba ito si mentor, ano ba ito si ano, upline, ganyan-ganyan. So, okay lang yan. So, talagang, ano, positive lang, oo. So, pagsabihan ka din na, hindi na productive yung ginagawa mo, so, huwag kang magagalit. Kasi, talagang, meron talaga nun, kasi, kailangan ka din talaga masabihan para, syempre, ma-aware ka. Mm-mm. So ano pa, provide regular opportunities for reflection. Ayan, maganda din tong ano. Kailangan din after ng training, meron din tayong time na mag-share kung ano yung mga naiintindihan mo sa training. Napaka-importante ito. Kaya meron tayong tinatawag na meeting after meeting kasi dito natin ma-evaluate kung ano kung ano yun na yung nasa isip nila, nag-grow ba sila, so talagang pa-share natin sila. Kaya napaka-importante yung meeting after meeting. So mag-uusap talaga. So use the word yet. Oo. So importante din tong ano, yung word na to, not yet. So sanayin natin yung phrase na yan na yung not yet. Kasi applicable yan sa mga bago nating mga associates and of course sa atin din kasi kung hindi pa masyadong expert sa skills so kailangan talagang ano natin yan ituloy lang natin yan ituloy lang natin yung ano yung ginagawa natin kasi talagang ano yan yung word na syempre hindi ka pa naman kaagad-agad na maano niyan ma-expert talaga so sabihin natin na not yet pa pero wag mo naman yung not yet na yan paabuti ng matagal abuti ng taon kasi baka maabuso na yan at ma-overuse mo na yung not yet na yan hindi na rin siya maganda. Oo. So learn from other people's mistake. Maganda din tong ano, itong ano na to kasi kailangan din natin magtanong tayo sa ibang mga tao kasi kung meron silang mai-share sa atin na kamalian, so ma-aware na rin tayo dito. Mm-hmm. So ayan. Make a new goal for every goal accomplished. So, napakaganda to na every now and then, kapag palaki ng, palagi ka nagsiset ng goal, of course, mag-grow din yung, ano mo, yung income mo. Pag lagi kang nagsiset ng goal, mga panibagong goal every week. Hindi lang magiging consistent, lumalaki din yung income mo dito. And of course, pag lagi kang nagtatarget ng mga panibagong goals, mamamaster mo yung
yung skills. Oo, pag lagi kang nagsiset ng goals. Kasi of course, para ma-hit mo yung goal mo, gagawa ka ng gagawa. Talaga magtrabaho, magha-hard work. Ayan. Think realistically about time and effort. O, importante ito kasi ang learning, hindi lang kasi siya magic. It takes time. Hindi mo mamamaster ang core skills ng USANA sa isang upuan lang ng training. So, ayan. Kaya dito kailangan ng tiyaga, consistency sa training, and extensive research. And ang bottom line dito, para magiging magaling ka, you need to have time and effort. Importante dito. So, lagi niyong tandaan yan. Take ownership over your attitude. Ayan, maganda din to. Kapag na-develop mo na yung growth mindset mo, kapag na-develop na din yung attitude mo, ariin mo yan ng ganap. Inurture mo talaga yan. Yan, inurture mo talaga yan. Tapos, magiging proud ka dapat at gamitin mo yan sa buong panahon ng iyong journey. Sigurado ako, yung success mo, abot kamay mo na talaga. Yan. So, lastly, ito yung, especially sa mga, for those new associate, tandaan nyo mo itong mga statements na to. Instead sa I am bad at inviting, I am not yet good at inviting. Tandaan nyo yan. Instead na I am not as smart as they are, I am not as smart as they are yet. Instead, I'll never understand how to grow my income. I don't understand how to grow my income yet. Instead, I'm going to fail in my USANA business. I'm not yet able to earn in my USANA business. Good luck! Raise your achievements by promoting growth mindset. Wow, thank you so much, Ruby Director Ms. Anne Bumiltak. Napakaganda naman ng training, ma'am. Palakpakan naman natin si Ruby Director Anne Bumiltak, ladies and gentlemen. Ang dami niyong natutunan, ano? Ang ganda nung latag ng training ni ma'am. Nagsimula talaga siya sa theoretical, meron siya theories na pinresent. Tsaka, ang clear ng mga practical applications, practical examples na binigay ni ma'am Anne. Thank you so much po for your time and effort, ma'am. Pinaghandaan niyo po talaga yung training, no? Worth thank you, ma'am Ivy. Yes, ma'am. Thank you so much. O sa mga participants, worth it yung 1 hour niyo, di ba? Napakasulit po, no? So, tatandaan natin yung sinabi ni ma'am Anne, yung fixed versus growth mindset. Napaka-important po. Huwag yung mindset lang iisipin kasi merong tamang mindset, merong maling mindset. So, you have to consciously make an effort to choose the right mindset, which is growth mindset. Kasi sa inyo talaga nagsisimula yung success or failure na inyong business. Kasi, di ba? Okay. Tsaka yung sinabi ni Ma'am Anne na brain plasticity, tandaan natin na yung brain natin, no, natututunan niya kung ano yung ginagawa natin palagi. So, if you don't make a habit of going out of your way to grow, to learn, no, something new, hindi talaga kayo matututo dyan. Okay? Tsaka, I agree with you so much, ma'am, in terms of yung last slide niyo po, napakaganda, yung choosing your words carefully. How you talk to yourself and to others is very important kasi parang programming po yan, okay? Nakakondition po yung brain ninyo at whatever you think translates to your actions. So yung sabi ni mama, no, parang the same ang thought pero iba yung pagkasabi. Kasi yung isa positively said, yung isa negative. So, napakaganda nun, ma'am. I really agree with that one. So, please, ladies and gentlemen, choose how you talk to yourself and to others. So, napakaganda ng training natin ngayon. Thank you po, ma'am Anne. And to all our participants, thank you so much for your participation and your cooperation. Thank you for actively participating in the activities, yung mga questions, ma'am Anne, and being active in dropping your comments and reactions in the chat box. So, before we go, I always want to see this. No, can you please type in the chat box any word, any phrase na sa tingin niyo napaka parang tumatak talaga sa inyo, no? During the training of
Ma'am Ann Bumilta. Pakitype naman sa chat box, ano yung word or phrase na hindi nyo makakalimutan dahil sa training na ito? Ano yung not yet? Okay? Growth mindset? Okay? Alright. Ah, yan. Yun na, I'm not good yet. Okay? Kasi pag sinabi mong I'm not good, parang you're already stopping yourself no, from ever learning. Alright, tingnan mo ma'am, napakaganda ng mga napulot nila. Growth mindset, okay? Be positive, embrace the challenge, okay? Replace failing with learning. Ayan, tama po. So, congratulations, you learned a lot tonight. But then again, yung learning po dapat mag-translate into action, right? So, right after this training, please take the first step. Or if nag-take ka na ng first step, take the next steps that you need to take, alright? So this has been Ivy Caral, your sales manager of Visana Philippines for Visayas. And thanking you, no, for your participation and your cooperation. Good night, everyone. Have a great rest of your evening.